Gusto mo bang pumayat without exercise? Gusto mo yung lumiit yung bilbil mo pero ayaw mong mag-exercise? So kung gusto mong malaman kung paano ginawa ko, within 2 weeks, lumiit yung bilbil ko. Kung ikaw ay katulad ko na tamad mag-exercise, so this video is for you. So, kung gusto nyo malaman guys, kung anong mga sikreto ko, please keep on watching. Hi guys, this is March and welcome back to my channel. So kung gusto nyo malaman kung anong mga ginagawa ko sa aking channel, feel free to visit my channel. Meron akong tutorial doon sa pagbibake ng cake, pagbibake ng bread, at saka tutorials kung paano ginawa itong ating mga coffee sachet wallet. So feel free to visit there and don't forget to subscribe my channel and click the bell button for more updates of my upcoming videos. So now, itichika ko na sa inyo kung anong mga ginagawa ko, paano ako pumayat o paano ako lumiit or bumaba ang timbang without exercise. So mahilig talaga akong kumain guys, kaya ako nabundak o malaki yung tiyan o malaki yung bilbil. Hindi ako umiwas sa kanin, sa pasta, lalo na sa macaroni na masyadong matamis, chocolates, yung chocolate cake, soft drinks, at saka kung ano-ano pang nakakataba, lalo na sa mga adobo, sa mga mamantikang pagkain. Guys, hindi ko dinidisiplina ang sarili ko, kaya ako lumaki at lumaki pati bilbil. So, naisipan ko na talagang magpababa ng timbang guys kasi na-challenge ako sa dalawa kong kapatid kasi mahilig silang mag-workout, mag-jogging at everyday pa silang gumagawa nun. And then, nung naisip ko na why not naman na hindi ko gagawin sa sarili ko na sila pa ang mas mga bata sa akin, mas ano pa sila, consistent na mag-exercise, ako na napakatanda na sa kanila, walang hiling mag-exercise. So, ang ginawa ko guys, umpisa nung nandun ako sa kanila, nung umuwi ako, so ang pinaka mataas kong timbang is 59, so almost 60 kilos na ako guys. So, sa edad ko guys, at sa height ko, kailangan ang timbang ko is 50 kilos lang. So, paano ko nga siya pinababa? From 59, nagiging 56 kilos na ako ngayon guys within 2 weeks na hindi ako nag-exercise. So, tip number 1, uminom ako ng maraming tubig. Drink a lot of water guys kasi yung water nakakabawas yan ng ating mga toxic sa ating katawan. Pagkagising na pagkagising ko guys, yun at yun ang nilantakan ko kasi yun ang nahabit ko guys, pagkagising na pagkagising ko sa umaga, tubig agad ang iniinom ko. Every meal, iinom muna ako ng tubig guys para mabusog tayo at hindi marami ang ating kinakain at busog na tayo kasi. Kailangan din natin kasing uminom at least 8 glasses of water a day kasi yung water is talagang marami sa ating katawan. Kung hindi tayo umiinom ng maraming tubig guys, ang tendency niyan magkakaroon tayo ng kidney o ma-dehydrate tayo. So, payo natin sa mga gustong mag-diet, kailangan talaga ang water. Drink more water daily. Tip number 2, avoid sugary foods. So guys, mahilig talaga akong kumain ng bread, lalo na nung nagbe-bake ako ng bread kasi yung bread guys, ang daming sugar, may mantika pa yan, may butter, isa din yan sa nakakataba. Yung mga chocolate cakes, isa rin yan sa nakakataba. Lalo na yung macaroni guys, kasi nung nandun ako sa kapatid ko, gumawa kami ng macaroni guys, nakakataba. Kasi may mayonnaise, may all-purpose cream, and may iba pa siya guys, may condensed pa. Oh wow! Napaka-tamis po ng macaroni guys at ang bilis nating tumaba dyan. So tip number 3 is no to soft drinks. No cola, no Pepsi cola, no at all. So, kailangan i-avoid natin yan guys kung tayo ay nagda-diet. Alam niyo ba, nasa research, ang 100 ml na Coke is parang ano yan guys, half cup ng ating iniinom. So, kung iinom tayo ng half cup guys, ang equivalent guys is
10 tablespoons of sugar. O, diba guys, sobrang tamis po niya. Remember natin, pag iinom tayo ng Coke, is parang airy siya, nakaka-burp tayo. Yan din ang isa sa nakakataba at nakakabilbil guys. Kasi masyado siyang, pag nag-i-stop yan sa ating dyan, parang lulobo o parang, kasi diba may mga bula-bula siyang umakyat. Isa din yan sa nakakabilbil kasi mahangin yung ating nafe-feel dyan. So, avoid drinking soft drinks at all while you are in diet. Tip number 4 is no rice. So guys, sa umpisa na mag-diet tayo, hindi natin maiwasan na kumain ng rice. Pero nung umpisa guys, sa umpisa kong pagda-diet, ang kinain ko lang guys is portion. Hindi ko talaga siya winala sa aking meal. So, nung kumain ako guys, hinati ko yung aking kanin hanggang sa nag-portion na lang ako hanggang sa ngayon. Hindi ko na kinain yung kanin sa mga piniprepare dyan ni grandma kasi siya nagpiprepare na aking pagkain. So, no rice then guys. Kailangan bawasan din natin yung ating rice or hindi tayo kakain ng rice. Tip number 5. Less meat, eat more veggies. So, yun yung kinakain ko ngayon guys. Kung may pork man dyan si grandma na piniprepare sa akin, kumain man ako guys, pero by portion na rin yung kaunti lang. Kasi sayang din naman yung piniprepare niya. Pero hindi ko talaga siya kinain lahat guys. Yung portion lang yung kinakain kong pork. Pero mas maganda guys na fish yung kakainin natin while tayo ay nag-diet. So, mas kinakain ko ngayon guys, much more veggies. So, yung veggies guys, ang ginawa ko guys, yung broccoli or yung mga pechay dyan or yung Chinese pechay, binuboil ko lang siya guys and then yun na po yung aming pagkain. So, kung gusto nyong mag-diet guys at gusto nyo talagang bumaba ang timbang, kailangan bawasan din yung ating pagkain ng pork at saka kailangan kumain tayo ng vegetable and then kailangan din natin kumain ng fruits guys kasi vegetables and fruits are more vitamins at hindi siya mataas sa carbohydrates. So kung kumain tayo ng fruits and vegetables guys, talagang mag-aano tayo, bababa yung ating timbang at hindi siya guilty na kainin dahil masustansyang pagkain at hindi nakakataba. Tip number 6 is yung kamote. So, kumakain ako ng kamote, guys. Lalo na pang snacks. Kasi yung kamote, guys, is low calorie. And then, carbohydrates din naman siya. Pero, nakakabusog siya, guys. So, pwede mo rin yung pampalit sa ating no rice. Kung meron tayong kamote, guys, yun na rin ang ating rice. At kakainin natin yung gulay, or yung prutas, or yung mga ibang mga pagkain na nasa kapagkainan. Huwag lang yung rice. So, kamote is pwedeng i-replacement ng rice sa ating meal. Tip number 7 is eat at least twice a day. Yung iba nga guys, once a day lang. Pero hindi ko po kaya guys na kumain ng once a day kasi meron din tayong iniinda sa ating tiyan. So, kumakain ako guys twice a day. So, parang yung breakfast, in-skip ko siya. Pero pag minsan, pag hindi na talaga kaya guys, yung pantawid ko ng aking breakfast, pantawid gutom is kumakain ako ng biscuit para lang hindi magkakaroon ng sakit ng tiyan. Kasi meron po akong ulcer guys, pero okay lang po yun pag meron tayong kinakain kahit kaunti lang at drink more water. So yun lang po yung aking pang-skip ng aking pagkain. Tip number 8 is eat your food by portion. So, eat the meal by portion. Importante yan, guys. Kung kakain man tayo, guys, nasa sa atin o nasa self-discipline natin, paano maiwasan na kumain ng marami. So, kung kumain man tayo, guys, kaunti lang po, by portion lang po. Kung sakaling nagki-crave tayo ng kung ano-anong mga gusto nating kainin na nagki-craving tayo ng kunyari, donut or chocolate or kung mga yung mga matatamis na pagkain guys, pwede naman po pero at least by portion. Maliit na ano lang siya guys. Maliit na slice o maliit lang na kahit na isang subo lang para lang masatisfy yung craving natin pero hindi naman po sobrang dami. So, yun po guys.
eat your meal by portion kahit saan kayo pumunta, guys. Kasi kung hindi tayo iiwas yan, guys, wala rin mangyayari sa ating pagda-diet. So, kung kumain tayo, guys, nasa sa atin lang po yun. So, kung ano yung kinakain mo, yun yung outcome mo. Kung sa English nga, you are what you eat. So, kung ano yung kinakain mo, guys, kung less eating ka rin, so sexy ka. Kung ano yung kinakain mong marami, so bundat ka. So, yun po, guys. Kung kakain tayo, nasa sa atin yun, guys. Self-discipline lang po. Na by portion lang po yung ating kakainin para may resulta yung ating pagda-diet. Tip number 9 is I drink lemon juice, guys. Pero, hinahalo ko siya sa tubig. So, itong lemon juice, guys, napaka-epektibo yan sa ating pagda-diet. Bakit? Kasi once na uminom tayo ng lemon juice, na ihalo natin sa ating tubig, guys, nakakawala siya ng gana or wala tayong appetite na kumain ng ating pagkain. So, nakakawala siya ng gana, guys, tapos pag ano din, araw-araw tayong tumatay at nakakabawas din siya talaga ng timbang. Tip number 10, ito niya yung pinaka-last, guys. Ang pinaka-epektibo ko talagang ginawa sa akin sarili na kung bakit ako bumilis na bumaba ang timbang at lumiit yung aking bilbil. Kahit papaano, may bilbil pa rin naman ako, guys. Kahit papaano, lumiit siya. So, ang pinaka-ginawa ko, guys, is yung apple cider vinegar. Ito, guys, napaka-epektibo sa akin. So, bumili ako ng bago, guys, kasi yung dati kong apple cider is mauubos na. So, napaka-epektibo niya sa akin, guys. Biruin nyo. Umiinom ako nito, guys, 3 times a day. Morning, afternoon, and evening. So, once na uminom ako nito, guys, nafe-feel ko siya na, of course, inahalo ko sa tubig, guys, ha. Sa 1 cup na tubig ko, naglalagay ako ng 1 tablespoon na apple cider vinegar. So, nafe-feel ko, guys, once na uminom ako niyan, para akong pinapawisa na parang nag-iinit yung katawan ko. So, ramdam natin na itong apple cider vinegar is nakaka-burn din siya ng fat, especially sa ating belly fat. So, ito yung ginawa ko, guys. At saka, nafe-feel ko rin, oras na umiinom ako nito, lagi akong umiihi. So, very good factor na rin yan, guys, yung lagi tayong umiihi. Ibig sabihin nun, parang binaburn na niya yung fat natin at saka yung mga toxic sa ating katawan na aalis sa dahilan ng ating laging pag-iihi. So, hanggang ngayon, guys, hindi pa rin mawala-wala sa ating surroundings o sa ating kapaligiran yung nakakahawang sakit ngayon, yung pandemic na yan, na coronavirus. So, make sure, guys, na everyday meron kayong tinitake ng vitamin C. And of course, guys, kung gusto nyong mag-tea o gusto nyong mag-snack, kailangan din nating meron tayong tea, guys. Itong tea, nakakatulong din siya sa pagtai araw-araw. Alam ko yung tea, guys, na ang gawa nito is from the leaves, yung mga green tea. So, sana natulungan ko kayo kung anong mga sikreto ko, guys, paano ako lumiit o lumiit yung aking bilbil or bumaba yung aking timbang without any exercise. Hi guys! Sa mga nanonood ng aking video na to, please like this video and please comment down below sa mga experience nyo sa pagda-diet at kung ano-anong mga kinakain nyo sa pagda-diet. I love reading your comments. Thank you guys for watching! Sana nagustuhan nyo aking video. Kung nagustuhan nyo, give me a thumbs up. And please subscribe to my channel. Please click also the bell icon or bell notification para updated kayo sa mga bago kong videos. So thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!